Ayan, let's try to apply all the things that we have studied so far in a sample problem. As part of a preliminary design study, the effects of wind loads on a 300 meter building are investigated. For the parabolic distribution of wind pressure shown in the figures on the same figure, compute the resultant force and its location relative to the base A of the building due to the wind load. The depth of the building perpendicular to the paper is 60 meters. So, meron ka daw building. Ayan. 300 meter ang height ng building. And then, merong wind pressure or hangin na tumatama sa kanya. Dito, all throughout its height. And yung magnitude daw ng wind pressure acting on the building, ayan, yung wind pressure na yan, yung magnitude daw niyan, depends on its location relative to the base of the building. Actually, it follows a parabola. Ayan, it follows a parabola with an equation P is equal to K square root of X, wherein yung P is yung mismong wind pressure. Kunyari ito, ito na lang. Kunyari yung wind pressure na yan, yan yung P. And yung magnitude daw niyan, para makuha mo, equal lang yan sa product ng K tsaka ng square root ng X, which is, wherein yung X is yung distance nitong particular wind pressure na concerned tayo mula dito sa base. So that is how the wind pressure works. So ganun daw siya. Ang magnitude niya varies, varies and follows a parabolic equation. So ang hinahanap lang naman sa tanong, technically, resultant force. Ano daw yung resultant nitong mga wind pressure na to acting all throughout the height of the building and as well as its location relative to the base. So yung magnitude ng resultant ang kailangan natin tsaka yung location ng resultant relative to this base ng building. So paano ba natin makukuha yung resultant nitong distributed loading na to, yung parabolic distributed loading na to? Actually, napakasimple na lang gawin kung paano kunin yung resultant. Although kung gusto mong mahaba, long method, pwede mong gawin, kunin mo yung magnitude ng pressure na to, i-add mo sa magnitude ng pressure na to, pressure, add, kunin mo lahat yan, tapos ipag-add mo, technically, yun na yung resultant. And then, pagkakuha mo na yung resultant na yun, gamitin mo yung Barignan's theorem, ito, i-moment mo sa base, plus moment nito sa base, plus ito naman, moment sa base. So, technically, lahat yan, i-moment mo sa base, i-add mo, yung summation ng moments na yun, equal dapat sa moment ng resultant with respect sa base. Pwede mong gawin yun. Yun yung long method na ginawa natin kanina, nung pinapaliwanag yung concept. Pero again, we don't need to do that, yung long method na yun. Kasi nga, meron na tayong technique na nagawa. And ano yung technique na yun? Sabi natin, yung resultant pala netong distributed load na to is just equal lang sa area ng geometric shape na mabubuo if you will just treat this pressure diagram as a geometric shape. So, sabihin lang pala, if we know the geometric shape, which is this, kunin lang natin yung area niyan, yun na yung resultant netong distributed loading na to. And saan nag-a-act yun? Yung resultant na yun, sabi dito, yung resultant na yun, nag-a-act sa centroid nitong nabuo natin na geometric shape. So, ganun na lang kasimple. So, ang goal na lang natin dito, una, kunin yung area nito. Yan. Although, ang dimension nitong area na to is, again, saan manggagaling? Dito sa pressure diagram. So, ito, anong dimension itong area na yan? That is equal to the pressure acting on this point, yung top ng building, which is 600 Pascal or 600, Pascal is also equal to Newton per meter squared. So, kinawa ko na lang Newton per meter squared. And then, ito, anong dimension itong geometric area na ito? Saan mo kukunin yan? Again, dun sa pressure diagram, which is, obviously,
300 meters. So, kunin lang natin yung area niyan, yun na yung resultant nito, distributed loading na to acting on the building. Although, ano, medyo dapat cautious ka lang. Kasi take note, itong pinakita ko dito, this is just the 2D view. This is just the two-dimensional view. Eh, kasi may sinabi sa tanong, the depth of the building perpendicular to the paper is 668 meters. So, ibig sabihin, meron pa siyang width doon, kumbaga. And yung width na yun is magnitude of 60 meters. So, kung ito yung 2D view, kung isasama ko yung 60 meters na yun na dimension na perpendicular sa paper, ang magiging itsura niya sa in 3D view is not actually this, but something like this. So yung dimension niyan, nung 3D view na yan, ito yung sinasabi na 60 meters, yung naka-perpendicular dito sa paper. So, ibig sabihin lang na, hindi lang pala tayo talking about an area at this problem. Hindi pala area lang. Ang pinag-uusapan pala natin is volume, base dito sa theory na nagawa natin. So, instead of area lang, ang kailangan natin makuha is volume na itong three-dimensional geometric volume na ito. So, makuha lang natin yung volume nito, yun na, kuha na natin yung resultant nito ng maraming nitong maraming forces na to acting on this building. So, yun yung goal natin, makuha yung volume na to. In general, ang formula sa volume is area times perpendicular height, wherein in this case, yung area natin is this parabolic area, and yung height is yung dimension perpendicular to that parabolic area, which is 60 meters. So, yung h natin, 60 meters na. So, ang pagkakatalo na lang yan, ang magiging problema na lang natin, yung area. Paano mo makukuha yung area nitong parabolic area na to? So, medyo blessed tayo ngayon kasi kung naalala nyo yung pinakita ko kaninang table na may mga formula, makikita nyo itong formula na to doon. Yung formula for half parabola. Actually, ito kasi half parabola yung tawag dito. So, bakit half parabola? Kasi para siyang parabola na instead of buo, yung kalahati lang yung kinuha. So, ito siya. Kung saan yung origin niya ay nandito sa baba. Parang ito, ayan. Ito yung x-axis, ito yung p-axis. So, yung origin niya dito sa base. Just like this. So, sabi dito sa formula na to, ang area daw ng half parabola is 2/3 base height. Kunin mo yung base, kunin mo yung height, multiply mo sa 2/3, yun na yung area. So, since kailangan natin ay volume, multiply pa natin sa h, which is 60. So, ano pa yung base and height natin dito? Base natin is 600, base dito sa drawing. Multiply natin sa height, which is 300. Multiply natin sa 2/3, pero area pa lang yun, take note, multiply pa natin siya sa h, which is 60. So, that is the volume of this geometric shape or geometric volume. And again, patunayan natin, previous discussion natin, na ang volume nitong geometric shape that came from this pressure diagram ay equal lang sa resultant na ito, mga distributed forces or distributed loading na ito. So, sabihin lang, yung magnitude niyan, which is yung 7,200,000 newton. Bakit naging newton? So, check mo na lang din yung, yung magiging units. M times M meter squared, minultiply sa newton per meter squared, cancel yung meter squared, so matitira na lang is newton. So, yan yung volume na to. Which is, again, base dun sa napatunayan natin, sa pinag-aralan natin, that volume is already equal to the resultant of this distributed loading. Ibig sabihin lang yan, yan na yung isang hinahanap dito sa tanong, yung resultant force. So, ganun lang kadali kung gagamitin natin tong concept na nabuo natin. Although, may gusto akong ipakita sa inyo na other solution. Kasi, dito kasi sa case na to, guys, medyo blessed lang tayo kasi yung shape natin is common shape. Ibig sabihin, yung shape na nandito ngayon sa problem, yan, is nandun sa table na binigay ko.
sabihin yung formula for this kind of shape nandun na sa table na binigay ko. So, medyo blessed lang tayo. E paano kung yung shape na binigay sa problem, hindi, wala doon, wala din sa table na binigay ko. So, paano na? Paano natin makukuha yung area? Paano natin makukuha yung area nito? Kung wala na doon sa table yung formula. So, pakita ko lang is kung paano gamitin yung calculus. Gamitin natin yung calculus na pagkuha ng area. Since alam nyo naman, you know very well, alam ko naman, before kayo makarating dito sa mechanics of the formable bodies, I know, graduate na kayo ng integral calculus. So, I suppose, master nyo yung integral calculus and kung paano siya gamitin, especially yung area concept ng integral calculus. So, yun, gamitin lang natin yung calculus sa pagkuha ng area natin. Ito lang naman kasi yung area problema dito kasi yung h. 60 lang naman, di naman nagbabago. 60 meters lang naman siya. So, yun. Unang kailangan natin para magamit yung calculus on finding this parabolic area is dapat makuha natin muna yung mismong equation no parabola. Ito, yung p is equal to square root of kx. Kailangan makuha natin yung mismong equation na yan. Kailangan makuha natin yung k. So, paano natin makukuha yung k? Again, yung equation na to, yan yung equation ng pagkuha ng magnitude ng pressure at any distance mula dito sa base ng building wherein yung distance is represented by x. So, kunyari, ito. Kunin natin yung pressure acting on the top of the building, 300 meters from the base. So, yung x natin is 300. Ano yung dapat yung magiging pressure dun sa top ng building? Obviously, nakalagay na dito. Pag sinubstitute natin yung 300 dito, dapat ang lalabas dito ng pressure ay 600. Ayun, nakalagay na eh. So, substitute lang natin doon, makukuha na natin yung value ng k, which is this. Therefore, yung pinaka-equation pala is this. So, sinubstitute ko lang yung k dito. So, ito yung pinaka-equation na itong parabola na ito. So, bakit ko natin, ba't natin kinuha yan? Kasi kailangan nga natin yan sa pagkuha ng area nito using calculus. So, paano ba gamitin yung calculus dito? Sabi natin sa calculus, itong buong area na ito, pwede natin yung punuin ng tinatawag natin na rectangular differential strip. So, ano yan? Maraming ganyan dito sa buong area na ito. Punuin natin yan ng maraming ganito. Mula dito sa base hanggang doon sa tuktok, punuin natin ng maraming ganito. Although in this case, syempre, hindi ko na pinakita lahat. Ang kinuha ko na lang yung isa na lang, kumuha na lang ako ng representative na differential rectangular strip. Kung saan yung width niya is dapat, sabi sa calculus, yung width niya dapat is sobrang liit. Kung sobrang liit na width niyan, we can call that dx, differential x. And then, itong dimension na to, so saan ba nang gagaling yung dimension natin dito sa geometric shape na to? Di ba dun sa pressure diagram? Parang dito. Paano natin nakuha to? Kasi, yan yung magnitude ng pressure dito sa same location niya. So, ganun lang din dito. Paano natin makukuha yung length niyan? Kunin natin yung pressure dito. Yun sa katapat niya dito sa pressure diagram. And paano natin makukuha yan? Again, the formula is this. Ito. That is P. That is P. Yung magnitude ng pressure dyan. And we know that P is already equal to this, wherein yung x is yung distance na to, yung mismong pressure na pinag-uusapan natin mula sa base. So, let's just call that distance x. So, kung ano man yung x, depende kung anong particular rectangular strip na pinag-uusapan natin. Kung strip na pinag-uusapan natin is located at x is equal to, for example, 150, so nandito yun sa midspan. Edi substitute lang natin yung 150, makukuha na natin yung pressure at midspan. Although, in this case, again, since ginagamit natin yung calculus, hindi natin kailangan isa-isang kunin yung mga yan. Yung mga rectangular strip na yun, yung sinabi ko, yung maraming yun, mula 0 hanggang 300 meter height. Hindi natin kailangan isa-isang yan. Kailangan lang natin gamitin yung concept ng calculus. So, kunin lang natin yung volume na itong rectangular strip na yan. Ito yung formula natin for volume eh. Volume is equal to area times h. Yung wherein yung h natin, again, 60 meters na. So, yung area natin is yung area lang nitong rectangular strip. Since rectangle lang naman yan, ang formula sa area ng rectangle is base times height. So, ano lang yan?
p times dx, yung area nito. Or kung isa-substitute na natin ito in place of p, so magiging 20 square root of 3 square root of x times dx, yung area nito. E ma-multiply pa natin sa h, yung 60 meters. So magiging ganito na. Pero take note mo lang, yung volume na yan na nakuha natin dyan is volume pa lang nito ng isang rectangular strip. So, ibig sabihin, differential volume pa lang yan, yung nakuha natin. E, ang kailangan natin, volume ng rectangular strip mula dito hanggang dun sa tuktok sa, ng, sa 300 meters from the base. So, paano natin makukuha yung summation ng mga differential volume mula 0 hanggang 300 meters? So, ayun na, doon natin apply yung concept ng integral calculus. So, integrate lang natin yan. Integrate, since ang ibig sabihin naman ng integrate is buuin, pagsamasamahin, pag-aden. So, ibig sabihin lang, no, pag in-integrate natin to, parang sinasabi lang natin doon na i-add mo lahat ng volume mula dito sa 0 hanggang sa 300 meters. Yun yung ibig sabihin nito, itong expression na to. Parang ibig sabihin niyan, itong differential volume na to, which is this, kunin mo yung mga magnitude niyan mula sa x is equal to 0, mula dito, hanggang dun sa x is equal to 300 meters. Parang yun yung ibig sabihin nun. And ito, yung left side natin, integrate natin, syempre, we integrate both sides of the equation. Eh. Since naka-dv siya, naka in terms of volume, so dapat yung limits natin ay naka-volume din. From 0 volume to the total volume. Sa right side, since naka-x tayo, dapat yung limits natin in terms of x din. From 0 hanggang dito sa tuktok, which is 300. So, yun dapat yung limits natin. Ito, kayang-kaya natin itong isimplify. This is just equal to v. Kung naalala niyo pa kung paano mag-integrate. Again, I suppose, guys, marunong na kayo mag-integral calculus. Marunong kayo mag-integrate. So, hindi ko masyado nang i-discuss kung paano i-integrate to. Pero, if you have questions kung paano naging ganun yung pag-integrate, don't hesitate to contact me. Just message me and I will gladly explain to you paano naging ganun yung simplification. Pero again, as of this moment, I suppose, very good to kayo sa integral calculus. Kung magkakayang-kaya nyo na itong integrate. So, ito, V lang to, yung left side. Ito, madali na rin tong integrate man naman, no? Kasi naka x to the 1/2 lang naman to. Pero since may calculator naman tayo, actually, pwede nyo na lang gamitin yung calculator nyo dito. So, type mo na lang yan sa calc, yung may function ko naman doon na integral para lang mas madali, para mas mabilis. Pero again, pwede mo rin naman manu-manuin, madali lang na magmanu-manu ng ganito expression, yung ganito mag-integrate. Very basic. Dapat basic na lang sa atin. So, kung masasolve mo na yan, you can see that ang lalabas na sagot dyan is same lang dito. Which is dapat naman talaga same lang. Kasi other solution nga lang to. So, ibig sabihin lang, using integral calculus, nakuha natin yung volume nitong geometric shape na to, which is equal to 7,200,000. And again, sabi natin, sa dinidiscuss natin, yung volume na yan, equal lang yan dun sa resultant nito, distributed loading na to. So, ibig sabihin, yan na rin yung resultant. So isa na yan. Isa na yan sa hinahanap dun sa tanong. So, again, that is just other solution to find the volume or the area. Tinuro ko lang yan kasi nga, again, hindi palaging alam mo yung formula sa pagkuha ng area ng certain distributed loading na binigay sa tanong. Pwedeng ibigay sa tanong irregular shape eh. Kumbaga, hindi siya kahit anong shape. Kumbaga, irregular. Parang pagganan-ganan lang. So, magkakaroon ka ng problema dun kung paano makuha yung area. Kung hindi mo alam paano i-apply yung integral calculus. So, it's worthy na ipakita yung ganitong kind ng solution. Para pag natapat kayo dun sa irregular yung ano yung shape, edi masasagutan nyo pa rin. So, next. Hindi lang resultant force yung hinahanap. Ang hinahanap din is yung location niya. So, alam na natin, ito, ang magnitude ng resultant ng distributed load ay, ito, 7,200,000 newton. Alam na natin yan. Base dito sa computation natin. Pero ang tanong, with respect dito sa base, saan siya located? Diyan ba? Sa pinaglagyan ko? Or dito? Or dito? Dito? Or dun sa tok-tok? Di natin alam. So, paano natin malalaman kung saan particularly
siya located. Again, just like yung ginawa natin kanina sa diniscuss ko, pwede natin gamitin yung concept ni Barignon. So, ano nga ulit yung sinasabi ni Barignon? Sabi ni Barignon, if this is a resultant of this system of forces, ibig sabihin lang, dapat yung moment no resultant na yan with respect to certain points, say for example, dito sa base, so, kailangan natin ng moment arm since we are getting moment. Tawagin na lang natin yung moment arm nitong resultant na to from the base as x bar. So, sabi ni Barignon, yung moment daw nito with respect to certain points, say for example, sa base, which is this, ito yung moment niya, force times moment arm. Yung moment daw ng resultant na yan with respect dito sa base, equal daw yan dapat, sabi ni Barignon, sa summation ng mga moment, itong mga component niya, or yung distributed forces dito, with respect din dun sa base ng building. So, ang kailangan lang natin gawin, i-moment yan isa-isa. Lahat yan, i-moment yan isa-isa with respect to the base. Pero again, hindi muna kailangan isa-isahin yan, guys. Kasi nga, meron tayong integral calculus. So, pwede mo nang gamitin again yung integral calculus. So, pwede mong gawin yung ginawa natin kanina, which is yung magnitude ng force. Magnitude ng force dito sa differential volume na to. Pwede mong gawin is i-moment mo na lang yan with respect dito sa base. So, kumbaga, yung term na to, i-multiply mo na lang sa moment arm. So, pwede mong gawitin yan. Not just like this. So, again, yung differential volume natin, which is the resultant force at this differential volume, ang gawin mo na lang, i-moment mo na lang yon sa base. So, kailangan mo ng moment arm doon, which is yung x. So, i-multiply mo yan. Ang makakuha mo is yung moment nitong differential volume pa lang na to. Isa pa lang yon. Kaso nga, ang kailangan natin, moment mula dito sa differential volume na to, sa base, hanggang doon, makarating ka sa 300 meters. So, ang gawin natin, gamitin natin yung concept na naman ng integral calculus, i-integrate natin yan. From x is equal to 0, sabihin, i-add mo lahat ng moment na makukuha mo from x is equal to 0 hanggang doon sa x is equal to 300 meters. So, yun yung ibig sabihin itong expression na to. Again, this expression, kaya mo itong manuunan na i-integrate. Pero again, pwede mo nang i-calculator na lang to. So, calculate mo yan, tapos divide mo to dyan sa lalabas. Yun yung lalabas na x bar, which is yung location ng resultant with respect sa base. So, kung gagawin mo yon, ang makukuha mong sagot ay x bar is equal to 180 meters from the base. So, ibig sabihin lang, for this resultant to be actually the resultant of this distributed forces, dapat siya ay located 180 meters from the base. So, yan yung location ng resultant force. So, again, other solution lang to guys, yung pinakita ko na to, using integral calculus. Kasi nga, for the purpose na, para kung sakali man na yung area na ibigay is irregular shape, masasagutan mo pa rin. Sasagutan mo pa rin siya. Pero again, kung titignan nyo itong formula kanina na binigay ko, ito yung centroid ng half parabola. Sabi dito sa formula na to, itong distance na to, yung location ng centroid na yan with respect dito sa base niya, which is nasa y-axis. So, ang titignan natin is yung y-bar. Ito yung y-bar. Yung location daw niyan with respect dito sa base na to ay equal sa 3/5 ng height. Kung ito yung height, kunin mo 3/5 yan, yun na yung y-bar, which is yung location nitong centroid na yan. So, pwede mong gamitin yan dito. So, ang gawin mo, kunin mo na lang yung 3/5 ng height, which is yung 300. Dapat, same lang yung makukuha mo na sagot, which is obviously the same lang naman. Kung hindi yan the same, ibig sabihin, hindi yan other solution, kasi mali yan.